Good day mga kabalitok, at ito ang iyong sikolohistang gala at samahan niya ko sa pinakabagong segment ng ating show at ito ang The Good Spots! Okay, so, and we're so lucky na sa hapon na ito medyo kanina maulan-ulan pero tumigil yung ulan dahil sa lakas ng dasal ng ating team, ano? And we're also lucky na kukunti yung tao ngayon dito and kausapin natin sila. Tara! So, kami ang inyong mga staff ng Balitok ng Urdaneta City University and I'm Doc Norley, ang psikolohist ng gala. Paano nyo nalaman yung place na ito? Nakikita na po kasi namin siya through online, usually sa Facebook po. Then, syempre yung mga pictures po, nakikita po namin na parang ang ganda, ganun. And then, nakikita po namin yung mga nagpi-prenup din. And ganyan po, we're preparing for the wedding of our brother at saka yung magiging asawa nga po. Sabi nyo ang kanina, ang gaganda dun sa pictures, pero ngayon na nakita nyo na siya, ano yung ano, parang if you compare yung picture and dito, yung reality versus expectation na sinasabi nila, how do you find it? Nasabi rin naman po namin na maganda, pero sabi nga po namin, iba din po talaga yung sa gawa ba ng ano, filter, or depende rin po dun sa photographer, kung paano niya kuhanan yung lahat ng view. But in general, nagustuhan nyo pa yung place? Yes naman po. Ah, okay. Siyempre dun sa ating ikakasal, ano? Anong naisip nyo na magpapakasal kayo? Ikaw na sumagot. Ayun, mukhang, di ba, ikaw na daw sumagot. Okay, so saksi ang Balitok sa magiging ano, dun sa magiging love story nitong si Yulibert and Daisy Lynn, no? So we're so glad sa Balitok na ano na pinaunlakan niyo yung aming interview sa hapon na ito. And we wish you all a golden marriage kasi yung Balitok means gold, di ba? So bago tayo makikit doon sa view deck, ano, kailangan mo muna nating i-take note yung pala yung ang tao dito, yung advisory nila na maximum of 8 persons yung allowed na magsama-sama doon for the security or for the safety of everyone. And maliban na lang din doon sa physical distancing na pinapatupad ng ating IATF, syempre yung ating view deck kasi is made of wood, no? Kaya medyo ano, careful tayo at medyo nagkakaedad na rin yung ating view deck. So makikita natin ngayon, may mga kasamahan po tayong mga tourists doon. 2, 4, 6, ayan, pasok na pasok. Ayan, so we are now ano, going dun sa pinakamataas. Pinakamataas talaga, ito yung view deck naman talaga ng place na ito. Kaya nga tinawag siyang Beautiful Nature Park. Ayan, so it's made of wood and mga logs siya. So nature friendly. And over here, makikita po natin yung Balunggao. Part ito ng Balunggao. At makikita nyo nga po yung famous doon na Balunggao, Mount Balunggao, no? Ayan, sa baba. And sa bandang dito, makikita natin dyan yung bayan ng San Quintin. Bandang doon, Lupao Nueva Ecija. And then doon sa southern part, yun na po yung Gimba Nueva Ecija. So this is actually a boundary, no, ng Pangasinan and Nueva Ecija. And for the information of everyone, ang bayan po ng Umingan ay nasa paanan po ng Caraballo Mountains. O, diba? So wag nyong, ano ha? You heard it right, it's Caraballo and it's not Caballo. Mapuputol na siya. Ayan, so good day po. We are from the Balitok, an online show. Taga ano kayo, ma'am? Maasin, sir. Maasin? Talugtog. Eh, Talugtog. Ah, kasama nyo itong mga nagpo-photoshoot? Hindi naman. Hindi po, hindi naman. Kasi Talugtog is Nueva Ecija na, ano? Opo. And that's a municipality or barangay po siya? Municipality.
municipality of Talugtog. Ay, municipality na siya. So, how far? Galing po kami ng barangay Maasin po bago lupaw. Gano'n siya kalayo hanggang dito po? More or less siguro nga sa 11, 12. Pero saan niyo po na nakita or na nakilala itong place na ito? Sa mga friends. Friends? Ani-refer? Oo. So, kumusta naman yung nung napunta na kayo dito, nung nakita niyo na itong lugar na ito, how do you find it? Do you, parang nagustuhan niyo po ba? Or? Nagustuhan din kasi para siyang nature lang. Actual nature, kung baga. Totoo. Hindi siya artificially made o kaya man-made. You know? Tingnan niyo yung sinasabi ni Sir RTD doon. Dito sahod ulan lang yung mga ano yung mga bukirin nila kasi wala silang mga irrigation. So umaasa sila sa mga ano sa tubig ulan na iniipon na lang doon sa mga bukid. Kung walang ulan, syempre walang masasaka. So ayan, nakadepende sila sa ano sa nature talaga. So ayan nga mga kabalitok, this place has a lot of surprises na in-offer sa atin ngayong araw. Kasi kanina pagpunta natin dito, we are expecting na good yung weather. Pero bigla tayong inulan habang tayo nasa daan. And for how many minutes na natingga muna tayo dahil nga medyo lumangkas yung ulan. Pero pagkatapos ng ulan, nakita natin yung napakagandang horizons, bandang east, no? Makikita mo yung mga kulay na orange, blue, white, and ang ganda ng kalangitan. Na sinamahan pa ng ang gandang kabundukan. And ngayon makikita natin sa west yung sunset na red yung sun. It's really a romantic scene na talaga namang perfect para dun sa mga nagpi-prenup shoot. And yun nga, no? Sana nakuhanan to ng couple kanina. And once again mga kabalitok, ako ang inyong sikluhistang gala na patuloy na gumagala para sa Good Spot. Isang araw na naman ang nakalipas dun sa ating paglalakbay at ako ulit ang inyong sikluhistang gala na naglalakbay para pakita ang magagandang tanawin dito sa Pangasinan at ang dami ng paglalakbay. Single magayon. Video yan. Tutang ina yung mga porch ko. Gusto ko tumayo. Kasi nakita nyo to, parang ano, Titanic, ano? Napansin niyo po ba? Doon sa ano niya, pinaka-deck, ano? Mm-mm. Yung ano niya, parang... Bulbos. Oh my God. Yung pinaka-bulbos na.